Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Kapersi Lapid, bumabanat! Lapid Fire! Tayo po ay magpapatuloy, mga kaibigan, bago tayo bumalik doon sa mga pinag-uusapan at pag-uusapan natin. Ano ba ito? Ipinapaalala po lang natin na yung ating live jamming every Saturday, mapapakinggan po tayo simula sa November 7. Nakakadalawang episode na tayo eh. Bukas, pangatlo. Pero simula po sa November 7, sabayan na po tayong mapapakinggan sa DWBL. Ho, ang ating pong live jamming ay alas 10 hanggang alas 11:30. Mapapakinggan sa DWBL 1242 sa inyong mga talapitan at mapapanood din po sa ating live streaming. Ang ating live jamming po yan. Lahat ng mga mapapakinggan ninyo ang mahuhusay nating working musicians, mga kaibigan, mga banda na napapanood ninyo para mapanood ninyo mapapanood nyo sila sa mga hotel, sa mga iba't ibang establishmento. Ha? Karamihan sa kanila mga kilala. At speaking of kilala, kilala nyo si Miss Ivy Violan. Ha? Kaibigan natin yan, idol natin yan, napakahusay na singer niyan, recording artist, naka-base na sa Amerika. Pero muuwi raw siya rito ay sa kanya dahil nagkausap kami kahapon sa FB. At meron pala siyang bagong single. Iyon mapapakinggan nyo bukas. Siya sa ating pong live jamming. Alas 10 ng gabi. Miss Ivy Violan. Idol natin yan, mga kaibigan. Isa yan sa mga hinahangaan nating singer. Siyempre, sino pa ba mga panauhin natin bukas? The Brothers Unlimited, di ba? Bobby Gomez at ang Brothers Unlimited. Ang gagaling po niyan. Mga veterano yan. The Rhythm of Three. Sina Dada, di ba? Joey Dada, si Rene Tolentino. At mapapakinggan din si isa pang idol natin, si Doc Nonoy Zuniga, mga kaibigan, di ba? At meron pang si Walden Kihan Berry. At ang kanya may bahay, si Bioli Lapus Berry, ay mapapakinggan nyo rin po sa ating live jamming bukas alas 10, sa ating live streaming alas 10 hanggang alas 12 rin po ng ating gabi. Masisiyahan po kayo. Sila po mga totoong napakahuhusay na mga entertainer niyan, mga musicians. At tuloy din po yung ating pagtulong sa mga musician. Kanina marami na naman tayong napadalang, kaya talagang para sa isang buwan hindi ho magkakasya, 100 lang talaga. Malapit na ho kaming mag 150, ilang piraso na lang matatapos na rin tong October. Abot na ho sa 150 ang natulungan nating mga working musician. At yan ay merong second tranche. Sa susunod na November, magkakaroon sila ulit ng konting ayuda. Yung mga nakatanggap at merong ibang hindi nakatanggap na maisasama natin sa susunod.
mga kaibigan, ang kumaari lang po sana dun sa mga kapatid nating musicians, entertainers, kumuha na kayo ng GCash. Kasi sa totoo lang ho, medyo hirap kami sa pagpapadala. Ha? Sa pagpapadala, hirap kami. At saka nakakahiya doon sa mga nakapila sa Palawan. Mga kayo, nagkaka-traffic eh. Eh, ha? Lahat po kayong may cellphone, eh pwede silang mag-GCash. Ha? Magre-register lang sila sa cellphone. Oh. Basta may cellphone kayo, eh paano yung wala na walang ganyan? Hindi pwede, tagang Palawan. Oh, pero kayo rin, hindi mahirapan. Hindi na kayo lalabas. Titignan na lang ninyo yung cellphone. Yung mga may, ano tawag mo sa ganyan cellphone? Android. iPhone, Android. Eh kung ganyan ang cellphone nyo, mag-GCash na lang kayo. Hindi na kayo alis ng bahay. Matitignan nyo lang, dadating na sa inyo yung remittance, di ba? Ha? Oh, manap kayo ng may cellphone. Kamag-anak nyo, di ba? Oh, eh, ganun lang ho yun. Mas madali yung proseso na yun. Pero, ganun pa man, kahit na medyo mahirap, papadalan pa rin namin kayo sa Palawan kung talaga walang magagawa, di ba? Kaya lang, hindi ho sabay-sabay na. Nakakahiya ho doon, ang tagal eh. Ang tagal ho nung mga nakapila, oh. Kawawa naman sila, di ba? Pag naunahan namin, eh, ang tagal ho talaga. Ha? Eh, Beno, yan lang ho, ha? Ang ating paalala doon sa mga kapatid nating musician. Sa November, sigurado na ang second tranche ninyo. Lahat ng napadala natin at magdadagdag pa tayo ng iba. Pasensya naman, humingi kami pasensya doon sa hindi na namin pwedeng ma-accommodate. Kasi hanggang doon lang ho kakayahan natin. Ha? Hindi naman kami gobyerno. Di ba? Ito'y galing din sa mga nagtitiwala sa atin at alam nila nakakaunawa sa kalagayan ng mga musician, mga working entertainers na hindi pinapansin ng pamahalaan. Maikwento ko na sa inyo, ulitin ko, maraming beses ko na pong binanggit ito. Kung meron pong nagkaroon tayo ng tinatawag na overseas program, di ba? Meron tayong mga OFW nakakarating sa iba't ibang bansa. Pero ang hindi ho na-recognize yung contribution ng mga working Filipino working musicians and entertainers. Sapagkat kung hindi po dahil sa mga working musician and entertainers, wala po tayong overseas program. Mga musician at mga entertainers na Pilipino, sila ang nagbukas ng pintuan upang mabuksan ang mas malaking pintuan para sa mga Pilipino kahit hindi sila entertainer. Ang nag-invest, ang dapat kilalanin dyan yung naitanim na goodwill ng mga musician at ng mga entertainers sa ating ekonomiya. Hindi ba sa matagal na panahon, wala namang sinasandala ng ekonomiya ng Pilipinas kung hindi yung mga OFW natin. Yan yung overseas program eh, OFW. Diyan lang sumandal ang ekonomiya ng Pilipinas sa napakahabang panahon dahil sa mga remittance na ipinadadala at kinikita ng ating mga kababayang OFW. Pero lahat po yan, wala sana yan kung wala yung mga entertainer at mga musician.
Yan ho ang nagbukas ng pintuan eh. Yan ang nag-invest ng goodwill na magandang pakikitungo para maipamalas ang husay ng mga Pilipino. Hindi lamang sa larangan ng mga pagtugtog at entertainment, kung hindi kaya nakarating ang mga OFW, nagkaroon ng hanap buhay sa ibang bansa dahil yan sa mga musician. Hindi ho yung mga napapanood yung entertainer sa TV. Ang tinutukoy natin, itong mga working musician. Sila ho yung mga tumutugtog. Yan ang kanilang ikinabubuhay. Eh, parang sabi ko nga sa inyo, walang ipinagkaiba yan sa karaniwang manggagawa. Na kapag hindi po nakatugtog ngayon, eh wala na po silang kakanin bukas. Tutugtog sila ngayon para may kakanin sila ngayon. Yun ho ang sitwasyon na hanggang ngayon, hindi ho pinapayagan ng ating pamahalaan na makabalik na sila. Dahil hindi pinapayagan ang pagbubukas ng mga entertainment venues, mga kaibigan. So, ang masama pa, eh wala namang naitulong sa kanila ni Singkunduling ang ating gobyerno. Pagkatapos ng kanilang malaking naiambag sa ekonomiya ng ating bansa. Wala man lang tumatanaw at kumikilala sa kanilang nagawa. Eh, di ba, mahirap na lang magsalita, mga kaibigan. Meron namang mga entertainer dyan eh. Kaya lang, hindi naman sila working kasi. Katulad halimbawa, si Tito Soto, eh elitista yan eh. Di ba? Elitistang musician yan eh. Hindi naman siya yung kamukha ng mga ating napapanood dito sa programa natin at yung mga tinutulungan nating iba, hindi naman sila ganun eh. Sila elitista sila eh. Di ba? Oh, ngayon, eh, wala silang nagagawang tulong, mga kaibigan. Eh, pero kahit papano, sino ba ang talaga makakaunawang unang-una sa kalagayan nila? Siyempre, yung kauri din nila. Di ba? Oh, kaya nga sinasabi natin sa inyo, meron tayong OWA. Lahat yan, nagbiyahe yan eh. Yung mga working musician. Lahat yan, nag-ambag sa OWA eh. Ay, nasan ang ginawa ng OWA? Di ba ito yung pagkakataon? Isipin ninyo, ilang buwan na? Mag-iisang taon na. Ilang buwan na lang, isang taon na yan. Pitong buwan, di ba? March, April, May, June, July, August, September, October. Pitong buwan na ho eh. Oh, na wala silang trabaho, lahat. Oh, ang dami ng panawagan yan ha, sa social media, pero walang pumansin sa gobyerno, mga kaibigan. Oh, sabi ko nga, yung OWA, halos lahat dyan sa mga entertainers, musicians, nagbiyahe yan eh. Nagbiyahe yan, nag-ambag yan, di ba? Sa OWA. Eh, nasaan ang tulong ng OWA? Oh, mabuti pa yung nag-TNT. Hindi namang nag-contribute sa OWA. Eh, dahil, ano yun eh, tumaalis na turista rito. Illegal, nagtatrabaho sa ibang bansa. O, pag naipit sa ibang bansa, mabuti pa yun, natutulungan ng gobyerno eh. Para iuwi dito eh. Ginagastusan eh. Di ba? Oh, may tungkulin ng gobyerno, pero ang dapat na maging priority ng OWA, yung mga nakapag-ambag. Di ba? Kasi may pera yun dyan eh. Oh, eh wala. Puro pag nanakaw lang ang alam dyan sa OWA eh. Ang gustong-gusto dyan ngayon, paborito nila yung quarantine sa motel, tsaka sa hotel. Eh motel eh, di quarantot yun. Di ba? Mga kaibigan. Eh paano? Laki ng binabayad dun. Siyempre, may usapan yan. Di ba? Di ba nung unang ginawa nila yan eh?
na overstay. Yung mga umuwing OFW, inabot ng isang buwan, mahigit isang buwan sa mga motel. Paano? Habang tumatagal doon, kumikita sila. Diba? Nakikinabang yung motel, nakikinabang din sila, mga kaibigan. So, yun po yun. Kahit po maliit ang naitutulong natin, hindi bale. Kasi ang nakakaunawa lang sa inyo, kami, di ba? Dahil galing kami dyan sa hanap buhay na yan. Walang ibang makakaunawa sa iyo, kundi kaya sabi ko, yung OWA, ang dapat na uupo dyan na miyembro ng board of trustee ng OWA, dapat nanggaling din sa hanay ng mga OFW, musician, mga nurse, seaman. Dapat lahat ng sektor sa overseas program eh represented sa board ng OWA. Sapagkat sila ang higit na nakakaalam kung ano ang mabuti para sa kanila, sa kanilang kapakanan. Di ba? Halimbawa, ikaw, ano ba ang mabuti para sa iyong kapakanan? Kaya hindi magawa-gawa ng OWA yung talagang dapat nilang gawin. Ano ba pangalan niyan? Overseas Workers Welfare. Di ba ang Tagalog ng welfare ang ibig sabihin niyan eh? Sa kapakanan. Di ba? Kapakanan niyan eh. Eh ba't maglalagay ka ng ano dyan? Nang hindi naman nang galing sa hanay ng mga OFW. Ano alam niyan? Para sa kapakanan ng OFW. Matagal na natin pinaglalaban, nung araw pa. Kinopya pa nga ni Bello para sa ano eh. Propaganda lang niya. Yung mga sinasabi natin, simula pa sa panahon ni dating Pangulong Marcos, ang OWA dapat may mga kinatawan na nanggaling sa hanay ng mga overseas Filipino workers. Upang nang sa ganun, makapag-establish, makapagtatag ng mga programa na direktamenteng may pakinabang sa kanila. Eh sino nakakaalam ng pakinabang para sa iyo? Eh di ikaw. Bakit sila gagawa? Wala naman sila nagawa. Halimbawa, ospital para sa mga OFW at sa pamilya nila. Hindi ba yun sa kapakanan yun? Directly? Direktamenteng sa kapakanan? Yan ang mga dapat na naging programa. Eskwalahan para sa anak ng mga OFW. Yan, direktang may mga ano yan? Kinalaman sa kapakanan. Eh wala eh. Eh talagang ang intention niya sa OWA pag nakawan. Ha? Nakawin lang ang pera. Pinaniniwala sila na yung contribution sa OWA, yun ay para sa kapakanan nila. Hindi ho totoo yun, mga kaibigan. Matagal na ho kami dito. Simula nung wala pa yung OWA, nagbibiyahe na kami sa Japan. Bilang mga musician, hanggang sa maitatag ang OWA. Hanggang sa magsimula yung OWA, nauna pa kami dyan. Wala pang OWA, nagbibiyahe na kami. At nung magsimula ang OWA, ang pangalan dati niyan eh, Welfare Fund Administration sa panahon ni dating Pangulong Marcos, na ang nakaupo sa labor ay si Minister Blas Ople. Oh. At alam na alam ko hanggang ngayon, ang unang naging administrator niyan, ang pangalan, si Salvador Bigay. Eh simula pa lang noon, nagkaroon na ng anomalya dyan eh. Pinagbababanatan ko na sa radyo yan nung araw pa eh. Mga kaibigan eh. At sinasabi na natin ito. Eh pero walang gobyerno talaga. Yun, doon kayo magtaka eh. Sabi ko nga, ang barometro ko sa gobyerno, kapag kayang mga OWA nakita mo, talagang binalasa yan, talagang ipinatupad yung mga dapat ipatupad dyan, nakatagpo na tayo ng totoong gobyerno, ng totoong mga leader sa gobyerno. Yan ang barometro ko, mga kaibigan. Kasi ho, napakalaki na ng pera ng OWA.
Sabi ko nga sa inyo, ikaw, alam naman ng taong bayan, lahat magnanakaw kayo eh. Walang humawak sa palayok na hindi naulingan. Di ba? Alam ng tao yan. Nagnanakaw kayong lahat. Di ba? Sabi ko nga, alam nyo ba na sa laki ng pera ng owa, ha? Sa laki lang ng pera ng owa, huwag ka nang magnakaw. Sandali lang, mayamang ka na. Mga kaibigan, paano? Halimbawa, ito, parang nakaw din to, ha? Pero, imbes na lahat nakawin mo, magkano pera ng owa? Ilang daang bilyon yan? Mga kaibigan, ilang daang bilyon ng pera ng owa? Iyan o kung i-deposito mo sa bangko? Sa tubo lang na 2%? Magkano tubo niyan isang buwan? Sa 1 billion, magkano tubo niyan? Eh, daan-daan bilyon ng pera ng owa. Sinasabi nila, pinalalabas nila ngayon na uubos na. Paano? Ninanakaw. Para wala na silang i-account, sasabihin lang nila, ninakaw. At ang mahirap, yung owa hindi subject ng accounting, ng audit. Dapat yan, ipa-audit yan. Mga kaibigan. Oh. At ang masama pa, sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, imbes na mapalawak nila ang pagbubukas ng pintuan para sa mga maraming Pilipino na may kakayahang makapagtrabaho sa ibang bansa. Mga kaibigan, ano ginawa ng pamahalaan ngayon? Eh, pinagmumura lahat yung mga bansa eh. Akala mo kung sino eh. Kumbaga eh, yung parang mga troll na kumakapanlait eh, wagas. Pero hindi naman pala nag-aalmusal. Mga kaibigan, wala naman pala pang-almusal. Pero makapanlait, akala mo kung sino eh. Di ba? Oh, ngayon, inaaway mo yung mga bansa. Nagbawas ka. Pinasikip mo ang daigdig. Bakit ho natin pinagmamalasakitan ang mga kababayan natin sa ibang bansa? Hinahangaan natin sila. Malaking tulong sila sa atin. Kaya kapag nakikipag-away itong gobyernong ito sa mga bansa na meron tayong mga kababayang naninirahan, nagtatrabaho, eh di ba nakapag-iinit ng ulo? Nananahimik yung mga kababayan natin doon? Imbes, wala na nga kayo na itulong? Ano pa ginagawa? Wala eh. Talagang ang gustong, ang iniisip nito, paano ba natin pahihirapan ang mga Pilipino? Di ba? Sipin mo, in-check, pwedeng pumasok dito, walang visa, Chinese passport. Pwede pa nga maging ano eh. Malagi rito habang buhay eh. Dahil doon sa PRA, sa Philippine Retarded Administration ni ano, ni Puyat, yan sa DOT. Mga walang yana yan. Pinagkakapiraan eh. Basta meron kang $50,000, pwede raw. Eh magkano lagay? Oh, sabihin mo, $20,000 o $10,000. Bawat isang makapag-avail ng retirement dito sa Pilipinas. Maglalagay sa kanila yan. Iku-qualify nila. Kaya nga binaba, 35 para madali. Maramihan, di ba? Maramihan ang nakaw. Oh, iku-compromise ang security at katakanan ng sarili nilang mamamayan. Napakawawalang hiya, di ba? Imbes na makipagkaibigan sa ibang mga bansa, abay, akala mo kung sinong nagmura. Ha? Pagmumurahin, hinamon pa ng gera yung Canada. Akala mo? Ito naman mga general, mga kaibigan,
ang tapang-tapang doon sa mga alam nilang di makakalaban sa kanila. Hindi naman nila trabaho yun. Kung talagang military kayo, ipagtanggol niyo yung Pilipinas laban sa China. Ba't kung ano-ano pinagkakaabalahan ninyo? Lalo na to si Parlabi. Ang hilig sa publicity, gusto niya maging controversial. Guro tatakbo yan eh. May bala kumandidato yan. Kasi wala raw siyang ambisyon maging chief of staff. Hindi ka naman bagay eh. Yung maging general ka lang, hindi ka bagay eh. Wala kami nakitang general sa tagal ng panahon namin sa media na katulad mo. Ano sinasabi mo? Ito, kaliwaan niya. Baka ba't mo tinatakot? Nagre-recruit daw sa mga eskwela. Eh di talo kayo. Bakit? Kasi tamad kayo. Wala pa kayong utak. Ayaw niyong gawin kung ano dapat niyong gawin. E di magsagawa rin kayo ng mga orientation sa mga eskwela. Hindi ba? Humuha kayo ng mga, hindi kayo, kasi militar ang orientation ninyo, pangera lang yan eh. Dapat nga doon kayo sa Spratly, doon kayo mistambay eh. Doon magkakagere, di ba? Ba't kayo pinakikialaman ninyo yung mga artista? Ha? Pati paniwala ng tao, ano yan? Di ba sabi ko sa inyo, yan eh, totalitarian yan. Yan ganyan ginagawa nila. Yan din ang ginagawa sa China. Gusto nila maging isa-isip ng tao. Ano, robot? Daig niyo pa Diyos ha? Ang Diyos eh, binigyan ka ng kalayaan eh. Na magkaroon ka, pumili ka ng paniwala. Di ba? Malaya mong mapipili. Gusto mong maging walang ya. Pumili ka. Pero ang sabi ng Panginoon Diyos, piliin mo yung mabuti. Oh, pero malaya mong gawin yung masama. Di ba? Ito, daig pa eh. Ano kayo, Diyos-Diyosan? Oh, mga kaibigan, mga siraulo. Si Kapir si Lapid, bumabanan. Lapid Fire! Teka, bago ko makalimutan to mga babatiin natin, marami kasi may birthday ngayon eh. Pupunta pa tayo sa ibang mga topic natin, pero mamaya baka makalimutan ko ito. Uunahin ko na po ang pagbati sa mga may kaarawan po ngayon. Ho. Binabati ho natin si Cesar Logan ng Chicago. Ang pagbati ho mula sa kanyang butihing may bahay na si Marilu Logan. At sa ating pong palatuntunan, si Ryan Hernandez ay 46 birthday niya po kahapon. At ang anak naman niya na si Gian Hernandez ay ngayon po ang birthday, October 23. Magkasunod silang mag-ama, si Ryan at ang anak niyang si Gian Hernandez. Si Gian po ay 9 years old. Ha? Pamangkin ni Oscar De Jesus si Ryan doon sa Los Angeles. Birthday din po ngayon, binabati natin si Nestor Beblanyas. Kapatid po siya ni Nelson Beblanyas ng Doha, Qatar. At syempre, birthday din no, binabati natin, advance ito, advance. Sa October 26 pa ang birthday niya. Pero advance happy birthday kay Larry Padilla de los Reyes. Oh, ang pagbati ay galing sa kanyang kapatid na si Grace Padilla de los Reyes. At lahat yan may birthday. Oh, birthday din ni Tony Ninuel Bernal. Pagbati mula sa kanyang asawa na si Mary Jane Bernal at kanilang mga anak. Si Willie de la Cruz ay birthday din po, matagal nang sumusubaybay sa atin, 2008 pa, mula sa Houston, Texas.
Oh, ibig sabihin nandun pa tayo sa himpilan ng mga ay si Amelia Kaintik ay 78 birthday po ngayon. Pinababati siya ni Baste Sebastian. Si Peng Gutierrez, birthday din po. Happy birthday din kay Gabby Aquino. Happy birthday Salome Samson. Birthday rin po ni Ellis Eklar. Pinababati siya ni Mr. Dean Eklar. Si Ray, nabati na natin yon. Yung iba. At birthday din ngayon ni Sai Dumlao. Si Sai ho, anak yan ni ano, ni na Joey at ni Dada ng The Rhythm of Three. At dahil birthday nilang lahat ngayon, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday. Ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. Abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Si Kaper si Lapid, bumabanan Lapid Fire. Magpapatuloy tayo mga kaibigan, sabi ni Defense Secretary Delphine Lorenzana ay makikipagkita siya sa mga miyembro ng Anti-Communist Task Force. Dahil sa ginawang pinagagawa nito si Lieutenant General Antonio Parlade sa kanyang mga controversial na pahayag labang kay Liza Soberano, Angel Locsin, at Catriona Gray, Miss Universe. I am convening a meeting with these people, si Parlade, tsaka si General Esperon, saka yung member ng mga member ng LCAC. Pangit ng pangalan, ano? LCAC. Mga kaibigan. National Task Force to End Local Armed Conflict. Gusto niyo matapos yan? Simple lang eh. Matatapos dito ang rebellion kapag ang gobyerno matino na. Ganun ho yan. Kasi gusto nga rin nila huwag tumino gobyerno eh. Diba? Pero itong mga pinag-iinitan nilang tao, pananakot ito eh. Wala naman silang ibig sabihin, si Liza Soberano mag-underground? Ha? Si Angel Locsin mag-ano? Mamumundok? Ganun ba yun? MPA eh, kanyo eh. Di ba yung MPA, namumundok yan? Mga taong labas, di ba? Sana kung mga taong labas ang puwit yan. Oh, mga kaibigan. Yung gandang yan nila, Angel, nila Liza, ni Catriona Gray, mamumundok yan. Hindi, meron silang pinaglalaban na kanilang paniwala o kaya pinaniniwalaan. Pero walang naniniwala sa inyo na yung mga yan, MPA yan. Sabi ko nga, ako, hindi ako sympathizer. Ha? Kailanman hindi. Kaya lang, ito mga kaliwa na ibang grupo, meron silang nagagampan ng papel paminsan-minsan na malaki na itutulong sa ating lahat. Diba? Pinaliwanag na natin yung kagabi, yung tungkol sa Meralco. Sino ba kumukulit dyan? Diba yung mga leftist? Kung wala yan, sino sa inyo ang magrarally? Ha?
Sino sa inyo nag-aaral na pinag-aaralan yan kung paano tayo hinohold up at pinagnanakawan ng Meralco at saka ng tubig, mga kaibigan? Sige nga. Sabi ko nga, yan ang gawin ninyo mga trabaho ninyo kaysa ano na pinagagawa nyo, rally kayo ng rally sa embassy. Ala naman yan eh. Diba? Oh, mga kaibigan, ang tagal nyo nang sinisigaw yan. Lahat ng gobyerno, ganyan na sinisigaw. Eh pero, wala tayong magagawa kung merong maniwala sa kanila sapagkat malaya yun na magagawa nila dahil hindi labag sa batas yun. Yung magkaroon ka ng paniwalang kamukha nila. Ang labag sa batas yung armado, di ba? Ibig sabihin eh, armado yan sila, ano? MPA yan. Hindi pa ngayon. Hindi pa raw ngayon sila isa soberano. Talaga itong general na ito. Ikaw yung general problem eh. Pumunta ka doon sa ano? Sa West Philippine Sea, tumayo ka roon. Oh? Doon mo pag si Xi Jinping ang banatan mo. Di ba? Binabanatan mo, wala namang, walang katotohanan. Mga ano, yung hallucination mo yan eh. Gusto niya magpakita ng katapatan. Kaya kong takutin ang publiko. Yan. Kaya sabi ko sa inyo, sa dami ng humihimod sa tumbong ni Digong, mga kaibigan, eh, hindi na niya kailangang maghugas ng puwit. Si Kapersi Lapid, umabanan. Lapid Fire! Oh, kasi, eto, ano bang, ano, I think we should talk, ha? Because of this brouhaha na lumaki, I think we should talk kung ano talaga ang maganda gawin. Sabi ni Lorenzana. Eh, simula ko na maupo kayo, Secretary Lorenzana, wala pa kami nakitang magandang ginawa kayo. Pinakahuli ninyong sinabi, yung sa ano, di ba? Yung sa communications ng China. Kinampihan mo pa? Ikaw pa nag-abugado? Ngayon, ang panawagan namin sa inyo, hindi yan ang dapat niyong asikasuhin. Ang pangunahin niyong dapat asikasuhin, ipakita niyo sa publiko, sa mamamayan, na kayo ay nakahandang ipagtanggol ang bansa, ang soberenya ng bansa at kaligtasan ng mamamayan. Wala, hindi nyo maipakita eh. Dapat doon kayo magpakita. Ano-ano yung mga pinaggagawa ninyo? Tumigil-tigil na kayo, ha? Eh nakita ninyo sa Thailand, mga kaibigan. Oh, in Thailand, oh. Buti na lang dyan, maliit ang kaso ng ano, nang hindi kasi laki dito, di ba, ng COVID, mga kaibigan. Pero sa Thailand ngayon, matagal na, since July pa, pala yan. Eh, nagsisipag-rally na naman ng mga tao dyan. Ngayon, iba issue nila. Issue na nila ngayon, laban na sa monarchy. Di ba? Doon sa, ayun ko, kung ano dahilan. Reforma raw sa monarchy ang gusto nila. Pero dyan eh, di ba, ang tao dyan eh, natakot nga yung ano, yung Prime Minister eh. Dyan eh. Oh, pasalamat tong mga nasa administrasyon ngayon. Hindi ginagawa ng mga Pilipino yan. Dyan mo makikita, marami sa atin ang peace-loving citizen. Gaya nga ng sinasabi ko sa inyo, hindi naman magtatagumpay yan. In the long run, yung ideology nila eh. Walang Pilip Conti. Alam niyo kung sino ang napapasama dyan sa mga MPA? Yan yung ang dahilan nila
Eh wala sila nang makitang pagbabago sa gobyerno. Kawalang katarungan, ha? O, mga kaibigan. Eh sino ba gumagawa niyan? Di ba gobyerno? Yan lamang pag nanakaw eh, di ba kawalang katarungan yan? Yan ang terorism, mga kaibigan. Yan ang tunay na terorism. Oh, di mo pangangalanan mong terorista yung sinakwan? Asan ang ano nito? Katinuan itong taong ito? Di ba mga graduate sa PMA, kung tawagin eh, an officer and a gentleman. Di ba? Mga kaibigan. Bastos ito, hindi naman to gentleman eh. Di ba? Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Bueno, mga kaibigan, magbasa-basa muna tayo ng mga ilang pagbati dito ha. Biyernes po tayo ngayon. So bukas po eh, live jamming ha, paalala lang natin. Ating live jamming, magaganda. Ang mga susunod na maririnig ninyo sa programa natin, ha? Kesa dun sa nangunguha lang ng views dito. Diba? Naghahakot pa eh. Gusto pa makahakot eh. Hindi ganyan ang pag-establish ng, ano, ng sarili nyo. Personal yung ginagawa nyo yan. Sa sarili nyong interest yan eh. Ah, kaya huwag nyo kaming gamitin sa mga ganyan-ganyan. Ah? Si Mr. Alejandro Gomez po ay binabati natin. At binabati rin natin si Ginoong Felix Barba. Siya po ay tiyuhin ni Eric Partosa ng Rino Nevada. At si Ginoong Felix Barba pala e pamangkin ni dating Pangulong Marcos. Ano ba to? Anak ni ano? Ni Mrs. Ano? Ano ba pangalan nun? Si Mrs. Barba. Oh. Ang asawa ni Mrs. Kapatid ni Marcos yun eh. Kalimutan ko yung first name eh. Matanda na tayo eh. Oh. Pamangkin ho ito ni dating Pangulong Marcos dahil na pangasawa si Baby. Ha? Fortuna eh, Barba yata yun eh. Oh, pero ang tawag doon, Baby Barba. May edad na, pero namatay na yata eh. Si Mrs. Barba, ang asawa nung Kernel, Barba apelido. Oh, siguro mga anak ito ni Mrs. Baby Barba. At tiyuhin naman siya ni Eric Partosa na taga-subaybay natin sa Juan. Katropa natin sa Rino Nevada. Mga kaibigan. Bueno, asan yung mga babati natin dyan? Si Art Diaz, ating mga katropa, ka-Ani Flormata Saludes, ka-Enyang Mina, Carol Torres Briño, Carmela Torres Balcos, si Rosita DC, Susana De Los Santos, Ella Samson Albiar, at Jorge Beichong ng Tokyo, Japan. Si Buenas Diaz, Joel Diaz sa Italy at Carolina Lugi. Ah. Ngayon na Andres Bonifacio ng Michigan. Si June Gases ng Guam. Siya po ay bukalista ng dating Abracadabra. Si Walden Ihan Berry, ganyang may bahay si Bioli at kanila mga anak ha, dyan sa Guam. Binabati na yung mga musician niya, pamilya ng musician. Si Rogi Tortal Aquino ng Cebu ay binabati po natin. Arnel Mercado ng Winnipeg, Torres si Ireneo ng San Francisco, California, Hector Fonasier
ng New York, kaibigan natin ha, Yolanda Kabatbat, si Cherry nga pala, na pinsan ni Hector, pinsan din namin, ha, sa lapid. Oh, si Yolanda Kabatbat Mata, si Paulman Punsal ng Dubai. Ah, teka, may nabati ba tayo dito? Kanina, yung... Ah, yun, si Nestor yun. Ah, si... Asa na ba tayo? Paulman Punsal ng Dubai, si Amang Camus, Eric Swan, si Bella, Sierra Charlie de Guzman, Mike C. ng San Diego, Nixon ng Torres, Dadich Asidaw, Alberto Puno, Hani Liwanag, Hubert Ivan Pang, si Tony, ba, Senyor Tony Sabalsa Senior, siya po yung nag-champion sa ano? Tawag ng tanghalan, di ba? Mahaba. Mga kaibigan, lahat ng klaseng kanta, kinanta niyan. Na hindi kayang kantayin ng mga bata ngayon. Yun ang kaibahan. Di ba? At napakinggan nyo rito minsan, di ba? Sana makipag-jamming siya ulit. Ricky Valero, si Noe Garcia Edumul Casquejo, ang aking kaibigang 42 taong ko na hindi nakita, pero kanina lang kami nagkausap sa Messenger. Si Joey Velasco, ha, nasa Japan. Sipin mo nga naman, oh. Ha? Ano? Wala na tayo? Si Edumul Casquejo, Julito Topino ng Hawaii, Rowena Pahantoy, Junjuming Acaballo, Judy Cabinog ng Tacloban, Arnold Pineda ng Hong Kong, si El Puruganan ng Canada, si Nante Yanes. Umalis ako sa Pilipinas 1984 na masama ang loob hanggang ngayon. Sumasama pa rin ang loob ko sa nangyayari ngayon sa Pilipinas nating mahal, lalo sa mga naghihirap nating kababayan. Si Maria Agnes Rie Cojase, si Charo Mercado na kanyang ate, Charo Mercado Yoshimoto ng Fukuoka, Japan, ay binabati po natin. Ho. Si Maria Agnes, ayun pala siya. Sabi niya, magaling yan si Ivy Violan. Ba, oh, pambato natin yan. Ah, birthday pala ni Jello and Gwen Villaverde ng Austin, Texas. Pinababati ng kaibigan nating si Hector Punasier sa New York, ho. Happy birthday kay Jello at Gwen Villaverde ng Austin, Texas. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Yan po mga kaibigan, sabi ni Bella, nasa Amerika pala si Miss Ivy Violan. Opo, pero si Miss Ivy naging guest din natin nung nagsisimula ang live jamming natin 2008 or 9, ganun. Si Oscar De Jesus, ng California, Los Unidos Obenteus, Tony Ferguson, Felintag Reyes,
Napapanood ko si Ivy Bula noon. Oh. Daming fans ni Ivy, oh. Si Lynn Malado Lunas Opids. Si Antonio Arevalo. Ivy Bula, magaling yun. Maganda pa. Sabi ni ano Antonio Arevalo. Si Marvin Callao o Merwin Callao Vargas. Matagal na raw niya hindi nakikita si Miss Ivy Bila. Meron silang, may single siya ngayon, Viva Records yun eh. Mga kaibigan eh. Si ano, dapat po valid ID din pag mag-register sa GCash. Ganun ba yon? Ilalagay lang nila dun sa registration. Lalagay doon sa registration. Oh, kailangan talaga yun. Raul Villanada, binabati natin, ha? Si Richardson Swede, ha? Si Ronaldo Oronyo. Tahiti Papete Bora Bora. William Sarmiento ng Tanay Rizal. Malamig daw doon sa kanilang lugar. Oh, malamig niya sa Tanay, eh, no? Si Amelia Cruz, Edwin Angara, Joanna Carla Digos, Manny Loyola, Sandy Javier ng Las Vegas, Archie Pilla, William Sarmiento, Jobet Almeda, Beck Sabignano, Vic Core, si Cyril Belen, Reynaldo Galpo, Mel Rualizo, Ompo Bermudez, Maria Cruz, si Ronald Villanueva, Janet T, Felin Tag Reyes, Connie Manuel Nantondo, Reggie Marquez, sa Air Force One din walang trabaho. Oo nga, yung mga ano nga, di ba? Awawa naman yung mga, alam nyo na, mga kababaihan na alam mo, dyan lang sila kumikita, di ba? Wala silang, kumbaga sa jeep ngayon, wala silang pasada. Si Chito Manalo, na isa rin musician nating nakasama sa Japan nito. Masuna ko naman nakasama ito kay Joey. Si Joey, 1978 ko nakasama eh. Hanapin ko yung litrato pag kami oras tayo. Di-display ko nga rito. Para makita nyo si Joey. Ang kakapal pa ng buhok namin nun eh. Oh. Siya pati sa sanguso may buhok eh. May bigote eh. Di ba? Eko, wala akong bigote. Si Mike C. ng San Diego, California. Si ano to? Johnny Garado. Si Mocha, ano kaya ginagawa? Bah! Ano pa gagawin nun? Mga kaibigan. Yun, siya lang ang pwedeng pumasada eh. Yung jeepney driver, hindi eh. Di ba? Sila may ano eh. May exemption eh. Si Dean Eklar. Sabi niya, tama. Kami mga working musician, 7 months, walang eh. Mabuti pa yung mga musician sa Amerika. Kasama sila sa natutulungan kasi nga wala namang pinipili dun. Diba? Basta't nawalan ka ng trabaho, bibigyan ka. Diba? Dumadating siya yung kusa. Kaya nakakahiya naman sa mga walang iya dito sa Pilipinas, hindi nyo na nga bibigyan, papupuntahin nyo pa riyan, papipirmahin nyo, lolokohin nyo pa. Di ba? Hindi ka na binigyan, niloko ka pa. Walang naitulong eh. Mga kaibigan, nabiktima ako nyan eh. Pumunta kami doon oh, sa basketball court pa oh. Tinignan ko lang eh. Sabi ko, kasama ko yung isang, dito nyo ibigay ah. Eh wala naman eh. Oh, mga kaibigan. Eh pero wala na ho tayong oras, babalik tayo sa Lunes na po, mga kaibigan.
ay isa ang dahil. Dito'y wala ang pagtutunwari. Hindi-hindi padadai sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo muli. Pansamantalang magpapaalam, tayo po ay magbabalik bukas sa ating live jamming. Live jamming po tayo bukas, alas 10 hanggang alas 12 ng hating gabi. Ito po sa ating live streaming. At sa Lunes po, magbabalik ang Lapid Fire. At gaya ng dati, alas 10 hanggang alas 11, mapapakinggan sa DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. At sa ating live streaming hanggang alas 12 po yan ng hating gabi, Lunes hanggang Biyernes. Ito po si Percy Lapid, maraming salamat at magandang yumaga! Prospero! Butch! Pichay! Buhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na